Mataas na ang level ng talento ng Filipino-American rapper na si Easy Meal. Kinuha na kasi siya ng rap legends na sina Eminem at Dr. Dre upang isali sa tatlong music labels na hawak nila, ang Aftermath, Shady Records, at Interscope. Kabilang sa naging record deal ni Easy ay ang album na may collaboration kasama ang dalawang iconic rappers. Mismong si Eminem ang nag-anunsyo ng pagpirma ng kontrata ng Pinoy rapper na ibinandera sa Instagram noong July 26. Paano nga ba na-discover nina Eminem at Dr. Dre si Easy? Ito ay dahil lamang sa isang music video na may titulo na Up Down, Step at Walk na inilabas noon pang Pebrero. Sa pamamagitan ng Twitter, kinumpirma ni Eminem na ang nasabing music video ang nag-engganyo sa kanila upang papirmahin ang kontrata si Easy. Sabi pa sa inilabas na pahayag ni Eminem, "We've never been out there signing a lot of artists, and one of the great things about how we built Shady is how selective we've been." Nakwento pa niya na talagang namangha siya nang marinig ang kanta ni Easy kaya naman dali-dali niya raw itong dinala kay Dr. Dre. "So I took it to Dre, we both agreed it would be a great fit, and we wanted to work with him right on the spot," kwento ng rapper. Patuloy pa niya, Dre said that he's only interested in working on songs with unique sounds, and only then if I feel I can really bring something to it. "M played me Easy and I had that feeling, that thing that happens when we both know we've found something special, and that was it, let's get to work." Para sa mga hindi pa masyadong aware, si Easy ay ipinanganak at lumaki sa Olongapo City. Parehong Pinoy at mga awit ang kanyang mga magulang. Sa katunayan nga, isang sikat na lead vocalist noong 90s ang kanyang ama na si Paul Sapiera ng bandang Rockstar. Noong nasa kolehiyo si Easy ay dito na silang nagsimulang lumipat at mag-migrate sa Amerika. Doon na rin nag-umpisa ang music career ng Pinoy rapper. Taong 2021 nang mag-viral ang kanyang kantang panalo na tungkol sa pagiging makabayan. Ngunit nabahiran ang naturang kanta ng kontrobersya matapos punihin ang lyrics na nagsasabing pinugutan si Lapu-Lapu. Nag-sorry naman agad ang Pinoy rapper sa mga na-offend ng kanyang hit song at inamin na mali ang kanyang naging impormasyon. Pero sinabi rin niya na sinadya niya itong isama dahil sa rhyming pattern ng kanta at para pag-usapan ng mga tao. Yun lang po, kung nagustuhan niyo ang video na ito please like, share and subscribe naman po sa aking YouTube channel at paki-click na din ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat po.